Magandang umaga, Pilipinas! Na imbag na bigat, Cagayan. Ako si Florante Gustin. At ako naman si Rachel Baday. Ito ang SANDIGAN, Pilipinas! At para sa mga balitang aming tinutukan ngayon. Mga aktibidad sa Pebrero pinagpaliban dahil sa banta ng COVID-19. Kuwento ng pakikipagsapalaran ng most outstanding CJ ng Rayon 2, alamin! At ating tunghayan ang panibagong pakulo ng Don Mariano sa katatapos na 44th founding anniversary. Kaibigan, patuloy pa rin suspendido ang ilang mga off-campus activities dahil sa banta ng coronavirus disease 2019. Nakatutok ngayon si Faye Rufo live sa Don Mariano Marcos National High School. Faye, ano ang reaksyon ng mga estudyante sa aksyong ito? Yes, Florante Angela, hindi mo maitatangging dismayado nga ang ilang mag-aaral dahil sa pansamantalang pagsuspende ng Department of Education sa lahat ng aktibidad sa paaralan ngayong Pebrero dahil sa banta ng coronavirus disease 2019. Isa si Christine Baligod sa 23 estudyante mula sa DMMNHS na sasabak sa NSPC na gaganapin sana sa Pebrero 17 to 21 sa Tuguegarao City. Excited na rin siya sa kanilang juniors ball ng kanilang paaralan, ngunit sa banta ng COVID-19 ay pansamantalang ipinagpaliban ng DepEd ang ilang off-campus activities. Base sa inilabas na DepEd memorandum, sinuspinde muna ang lahat ng aktibidad na gaganapin sa buwan ng Pebrero. Reaksyon naman ni Christine na iintindihan naman niya na para sa kaligtasan din ng mga estudyante ang pagsuspinding ito. I really understand it. It is for our safety din naman, pero medyo dismayado din ako kasi nalipat na ng date. So yung kabayan excitement ay nabawasan na. Dagdag pa rito, kasama sa mga ipinagpaliban na aktibidad ay ang National Science and Technology Fair sa Quezon City at ang National Schools Press Conference sa Tuguegarao City at ang National Festival of Talents naman sa Isabela. Angela? Faye, kung kasama ang NSPC sa mga aktibidad na napostpone, kailan ito yung pagpapatuloy o ano ang bagong schedule ng NSPC? Ayon sa Department of Education ng Region 2, sa darating na March 9 to 13 ang bagong schedule ng NSPC. Salamat, Faye. Dahil sa maayos na irigasyon, pasok ang Cagayan Valley sa tatlong may pinakamataas na ani ng palay sa kabila ng El Niño season. Isa sa mga natulungan ng maayos na irigasyon ang pamilya ni Kathleen Peñalver. Aniya, umaabot sa 200 sako ng palay ang kanilang inaani kapag maayos ang patubig. Malaking tulong talaga yung patubig dahil yung mga ani namin umaabot sa 200 sako every truck. Giniit naman ng Department of Agriculture na maiging magkaroon ng maayos na irigasyon bukod sa mga pagbibigay ng libreng binhi, pataba at iba pa para mapaganda ang produksyon. Ayon sa datos, nanguna ang Central Luzon, pumangalawa naman ang Ilocos Region at pumakatlo naman ang Cagayan Valley. Sa dami ng pinagdaan ng pagsubok ni Mika Cadano, ay patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap upang maabot ang kanyang makapangarap sa buhay. Alamin ang buong detalye mula kay Raydan Tagikana. Determinasyon at prayers lang, iyan ang pinanghawakan ni Mika Cadano sa kanyang pangaraw-araw na buhay. Kaya't hindi naging hadlang ang naranasang pagsubok ni Cadano upang uminto sa kanyang pangarap. At nagbunga nga ang kanyang pagsisikap nang isa siya sa 23 nakapasok sa National Schools Press Conference na gaganapin sa Tuguegarao City. I almost gave up. Hindi ko na talaga kaya nun yung stress at pressure, pero thanks God nalampasan ko lahat ng yun. Sa kanyang huling taon sa journalism, muntikan nang sumuko si Cadano dahil sa dami ng kanyang responsibilidad. Campus journalism taught me not just skills but also values I can use in college. Without doubt, it taught me to be stronger in facing life's challenges. Samantala, nagkamit ng iba't ibang parangal ang 23 kwalipikado ng Don Mariano Marcos National High School. Muli na namang umukit ng kasaysayan ang mamahayag ng Don Mariano sa larangan ng journalism, kaya't isa na naman itong karangalan para sa kanya
at sa institusyon. Para sa NSPC updates, Raydan Tayikana, Sandigan ng Pilipinas. Susunod, mga pumasa sa NC2 assessment, kilalanin! At bagong pakulo sa katatapos na 44th founding anniversary ng DMMNHS, tutukan! Lahat ng yan sa pagbabalik ng pinagkakatiwalaan, Sandigan, Pilipinas! Mahigit 43,000 na ang nagpositibo sa COVID-19 o mas kilala bilang coronavirus at mahigit 1,000 na rin ang namatay. Bilang isang simpleng mamamayan, ano ang iyong magagawa para maiwasan ang ganitong sakit? Panatilihing malakas ang resistensya at kumain ng prutas na mayaman sa vitamin C. Maiiwasan din ang bagong virus sa simpleng paghuhugas ng katawan. Huwag kakalimutang magsuot ng mask, magdala ng alkohol at gamitin ito ng madalas. At maghugas palagi ng kamay. Maaring ang may gamot sa bawat sakit. Ngunit laging tandaan, prevention is better than cure. Nagbabalik ang Sandigan, Pilipinas. Pasado ang 15 ICT TVL students ng Don Mariano Marcos National High School na kumuha ng NC2 assessment ng TESDA ngayong taon. Katulad ng nakaraang taon, pasado rin ang lahat ng ICT students ng Don Mariano. Ayon sa TESDA, layunin nilang tulungan ang mga estudyante na makapagganap ng magandang trabaho para sila ay maging matagumpay sa buhay. Pinatunayan ng isang mag-aaral sa Don Mariano na hindi kasarian ang basehan upang may pamalas ang galing at talento. Kinoronahan kasi siyang Miss Pasigayan 2020 sa 44th founding anniversary ng Don Mariano Marcos National High School. Alamin ang buong kwento sa ulat ni Jambi Morte. Pangarap ni Jamar Donato na ibahin ang pananaw ng mga tao sa LGBT community. Hangad din niyang maging isang abogado para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa lipunan. Kaya naman nag-aaral siya ng mabuti para sa kanyang mga pangarap. Kamakailan nga lamang ay kinoronahan siya bilang Miss Pasigayan sa katatapos na Foundation Day ng institusyon. Let's turn the negative thing na pumapasok sa utak natin when it comes to Miss Gay. Gawin natin siyang positive in the sense of nagpapasaya to ng maraming tao. Marami mang panghusga ang kanyang natanggap dahil sa kanyang kasarian ay hindi niya ito ikinahiya. Ginawa niyang instrumento ang lahat ng iyon upang may pamalas ang kanyang natatanging talento. Giit niya marahil kasiyahan lamang sa iba, ay tinuturing pa rin niyang isa itong paraan upang may pamalas ang kanyang mga talento. Gay pageant is not only for comedy. Although nandun yung purpose na for comedy, but it is also one way to present and showcase their talents, their skills, and of course yung tinatawag nating personalities na meron sila. Samantala, bagamat nakuha niya ang tagumpay, ay hindi pa rin maiiwasan ang mga problema sa kanyang pagsali. Aniya, nagkaroon siya ng problemang pinansyal kaya nahirapan siyang humanap ng kanyang gagamitin. Ang nagiging problem kasi when it comes to pageant sa akin, yung pagkukunan, yung sources ng gamit ko. Kasi hindi naman ako yung baklang kompleto ang gamit, especially yung mga appearances in a pageant. Hindi ako totally ready kapag ganung pageant. Tinutokso man dahil sa kanyang kasarian, di pa rin may tatangging marami siyang naiimpluwensyahan sa kanyang simpleng paraan. Jambi Morte, Sandigan ng Pilipinas. Alam mo Angela, kahit papano ay dumadami na rin ang mga nakaka-recover mula sa COVID-19? Oo Florante, sa katunayan nga ay mahigit 2,000 na ang na-discharge. Kaya payo ng DOH, panatilihin pa rin malinis ang ating katawan at malakas ang resistensya upang hindi mahawaan ng virus. Kaya naman gamitin ang ating official hashtag na #SV_alagaan ang sarili. At iyan ang kalipunan ng mga inaksyon ng balita sa araw na ito. Manatiling nakatutok, makialam at makibalita. Muli ako si Florante Gustin. At ako naman si Rachel Baday. At para sa mga karagdagang balita, maaari ninyong bisitahin ang www.sandiganpilipinas.com at ang aming official Facebook page na Sandigan Pilipinas Official.
Hanggang sa susunod, sama-sama tayo sa pagtutok ng balitang tama, malaman at siksi. Dahil Pilipinas, pagdating sa balita, kami ang inyong sandigan. Sandigan, Pilipinas!